Hello guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, si Kay Rizardo Vlog. At kung bago ka pa lang, please subscribe at click the notification bell. At huwag din kalimutan i-like ang video ito para lagi kang updated sa aking mga next videos. Isa na namang pinapatayong bahay ang ating pag-uusapan ngayon na bunga na pagsisikap ni Sir Ryan Rimaldora from Tagaytay, Philippines. Ito naman ang floor plan ni Sir na sarili niyang gawa. May sukat itong 46 square meter, kasali na ang balkoni sa likod, 2 bedrooms, 2 toileted bath, kitchen, living area, and terrace. Ito naman ang kanyang house plan na sarili niya ding gawa. Ito naman ang kanyang lot area. May sukat itong 75 square meter. Nabili niya ito sa Tagaytay ng 500 per square meter. Ang lupa na nabili ni Sir ay slope, kaya pinapatag niya ito sa harapan sa gilid ng kalsada. January 25, 2021 nang simulan ipatayo ang kanyang dream house. Sa pagpatayo ng bahay ni Sir, mayroon siyang 5 hanggang 7 na tao. Ang mason, 750 pesos per day. Ang kanyang laborer, 500 pesos per day. Ito naman guys ang mga materials na ginamit. 2,700 pieces na hollow blocks, number 5 ang sukat. Kasama na dito guys ang septic tank, 15 pesos each. 250 pieces na semento, 210 pesos per bag, 15 cubic na graba, 1,560 per cubic, 30 cubic na sand, 880 per cubic. Sa mga bakal naman na ginamit, 16mm, 12mm, at 10mm. Ayan na guys, nag-file na sila ng mga hollow blocks para sa pundasyon. meter ang taas nito guys from natural grade. Kaya medyo marami ang tinambak nito. Nakatambak sila dito ng 6 na load ng truck. Saka nilagyan nila ito ng tie beam. Ito naman ang kanyang septic tank. Nakapwesto ang septic tank sa loob ng bahay. Sa building permit, nagbayad siya ng 23,000 pesos. Guys, sa building permit, isa yan sa mga requirements ngayon sa pagkabit ng kuryente. Thank you.
Let's go guys, pasukin muna natin ang bahay ni Sir habang ginagawa pa ito. Sa mga scaffoldings, gumamit sila dito ng 100 pieces na kuko lumber at nabili ni Sir sa halagang 150 pesos each. Ito naman ang pinagawa ni Sir na poste ng kanyang kuryente. Ayan guys, nag-paroff beam na rin si Sir. Ayan na guys, nagbuhos na sila sa slab. Concrete slab po ang magiging roof ng kanyang terrace. Nag-start na rin sila mag-install ng mga steel trusses. Gumamit sila dito ng tubular 2x2 at 2x6. Sa 2x2, 620 pesos. At sa 2x6 naman, 1,350 pesos each. At si purlins naman, 750 pesos each. Sa taas ng kanyang mga bintana, nilagyan niya ito ng mga canopy. Sa hindi pa po nakakaalam na ang purpose ng canopy ay para maprotektahan ang mga bintana or mga window glass from rain. Sa color off naman, gumamit siya ng long span type. Sa fascia board naman or sa sanipa, ginamitan nila ito ng hard deflex na 15 pieces at nabili ni Sir sa halagang 430 pesos each. Kaya guys, sa roofing, kasali na ang slab, gumastos siya dito ng 130,000 pesos, labor and materials. Ang kanyang bahay ay nabuo within 65 days lamang. Sa laki at taas ng kanyang bahay, nakagastos siya dito ng more or less 600,000 pesos, labor and materials.
Congratulations po, Sir Ryan, sa napakagandang bahay na inyong naipundar. Napakatibay po. Salamat po sa pahintulot na ma-share ito sa aking YouTube channel. God bless you. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.